Alright mga amigos, wagi sa pamamagitan ng 10-round unanimous decision si Jake the Problem Child Paul kontra sa MMA legend na si Nate Diaz sa score na 97-92, 98-91 at 98-91. Sa first round pa lang ng laban, nakakonekta agad ng isang solidong kaliwa itong si The Problem Child Jake Paul. Makikitang halos tumilapo ng ulo nitong si Nate Diaz. At ang mga pinakawalang suntok ni Jake Paul ay tinapos niya sa pamamagitan ng isang solid right body shot. Sa ikalimang round, muli na namang kumonekta ang solidong suntok ni Jake Paul. This time, isang counter left hook ang kanyang pinakawalan papunta sa templo ni Nate Diaz na siyang naging dahilan ng kaisa-isang knockdown sa laban. Pero hindi sapat ang mga ganyang klaseng suntok lamang para patigilin sa laban ng isang MMA legend tulad ni Nate Diaz. Sa round 8, si Nate Diaz naman ang nanalasat, makikitang nasaktan ng YouTuber na si Jake Paul. Napatras, napatakbo at napayakap sa mga hagupit ni Nate Diaz dahil kumonekta nga po ang mga solid punches nito. Sa round 9, animoy may bulletproof si Nate Diaz na tila tinatawanan na lamang at pinaglalaroan ng mga suntok ni Jake Paul. Tila hindi tinatablan. Kinikengkoy na lang si Jake Paul at naikipaglaro at naikipagtawanan sa mga audience. Sa last round, ibinigay ng dalawang mandirigma ang kanilang lahat upang manalo sa laban, pero kahit papaano nakapagpundar na ng magandang puntos o kalamangan itong si Jake Paul bago pa nakaremate itong si Nate Diaz, kaya sa bandang huli siya ang itinanghal na panalo sa laban. Pero bilang respeto kay Nate Diaz ni Jake Paul, handa niya rin daw labanan sa mixed martial arts itong si Nate Diaz. Dahil nilabanan siya nito sa boxing, ngayon siya naman daw ang dadayo sa teritoryo ng mixed martial arts. Kaya naman kung magkakasundo ang magkabilang kampo, asahan po natin sa kauna-una ang pagkakataon makikita natin si Jake Paul na lalaban sa MMA. Pero kung yan ay hindi mangyayari, bukas naman daw po ang pinto ni Jake Paul sa paikipag-rematch sa kauna-unahang boksingerong tumalo sa kanya na si Tommy Fury.